was the girl who did everything for me. Magandang gabi po, Mayores Camorena. Magpapakilala na lang ako bilang si Sander. At nagpadala po ako ng heart story sa inyo dahil nagbabakasakali ako na mapakinggan to ni Jazz. 3.5 years po kami ni Jazz. Lahat ginawa niya po para sa akin. Lahat binigay niya. Actually, nagkakilala lang kami ni Jazz through Facebook. Nagpapansin lang ako sa mga post, pictures niya. At naisipan ko po siyang i-chat. Sobrang gandang-ganda po ako sa kanya. As in, crush ko po siya. Sobrang cute. At alam ko na siya yung babaeng gusto ko. Yung babaeng gusto ko maging girlfriend. Kaya naman, I tried my best to make a move. Dalawang linggo mahigit ko po siyang niligawan. Kahit na hindi ako marunong manligaw, sinubukan ko po. At sa kabutihang palad naman, dumating yung araw na sinagot niya ako. Birthday po niya nun. At halos tumalon ako sa sobrang saya, sa sobrang galak at tuwa that time. Dumating po yung time na hindi na kami nagkakaintindihan ni Jazz. At dahil hindi ako sanay humawak na relasyon, bumitaw ako agad ako sa kanya. Hanggang sa hindi na kami nag-usap at nangyaring miss na miss ko na siya. Parang pakiramdam ko, may kulang sa akin simula nung bumitaw ako sa relasyon naming dalawa. Ako ng paraan para magkaayos kami. At sa awa naman ng Diyos, nagkabalikan po kaming dalawa. Pero, doon na nagsimulang masira ang lahat. Pero bago pa man yun, doon ko na siya minahal ng sobra. May nakilala po kasi akong isang kaibigan ni Jazz. Hindi ko alam kung bakit. Bakit hindi ko napigilan yung sarili ko? Nung nalandi ako ng babae, bumigay agad ako, Mayora. At alam kong nasaktan ko ng sobra si Jazz. Nasaktan ko ng sobra yung taong mahal ko. In fairness naman kay Jazz, Mayora, nung humingi ako ng tawad sa kanya, pinatawad niya agad ako. Naging masaya ulit kami. Naging okay kaming dalawa. Hanggang sa ito na naman, nagloko na naman ako. Kitang-kita ko kung paano nasaktan yung babaeng mahal ko. Kaya naman sinubukan ko nang iiwas yung sarili ko sa kanya para hindi ko na siya masaktan pang muli sa mga kalokohan ko. Ngunit hindi ko kinaya. Hinabol pa niya ako kahit na ako yung may kasalanan. Pero sa sobrang sira ulo ko, hindi ko siya binigyan ng halaga. Aminado naman ako na nung time na yun, gago ako. Sinaktan ko yung babaeng walang ginawa, kundi mahalin at pasiyahin lang ako. Naramdaman kong napagod siya sa akin. Kaya naman this time, sinubukan kong ako naman ang humabol kay Jazz. Pero ayaw niya. Parang dinudurog araw-araw yung puso ko nung nawala siya sa akin. Akala ko matatanggap niya ako
hanggang sa huling pagkakataon. Ngunit hindi pala. Huli na pala yun, Mayora. At sobrang nagsisisi ako sa nangyari. Kaya naman, Jazz, kung nakikinig ka ngayon, I know it's been a year. Pero heto pa rin ako. Umaasang mababalik pa yung dating tayo. Umaasang babalik ka. Kasi Jazz, mahal na mahal pa rin kita. At nagsisisi na ako at sinaktan at ginago kita ng sobra. Sobrang sakit na makita kami hawak na iba. Sana Jazz, ako pa rin. Sana tayo pa rin. Dahil handa akong gawin ang lahat para bumalik ka ulit sa akin, Jazz. Miss na miss kita. At sana, kung magkita man tayo ulit, Jazz, masabi ko na sa'yo kung gaano kita kamahal at kung gaano ako nagsisisi sa nagawa kong kasalanan sa'yo. Araw-araw, gabi-gabi akong pinagsisisihan ang mga nagawa kong yun, Jazz. Ikaw lang yung taong nagparamdam sa'kin ng kakaibang pakiramdam. Yung pakiramdam ko na sobrang safe ako kapag kasama kita. Yung pakiramdam na alam ko na mahal ako ng tao. Pero sinayang ko. Hinayaan kong mawala sa'kin yun. Pero ganun pa man, maraming salamat, Jazz. Wala kang ibang ginawa kundi pasayihin at mahalin ako. Kahit na sobrang sira ulo ako. Pero ang lahat ng iyon, pinagsisisihin ko ng lahat ngayon. Hindi ko alam kung ano ito matakbo sa isipan ko kung bakit ko nagawang lokohin at saktan ka. Bakit pa ba kasi? Bakit ko pa ba nagawa sa iyo yun? Na alam ko naman na wala kang ibang alam gawin kundi ang mahalin ako, kundi ang pahalagahan ako, kundi ang alagaan ako. Mayora Escamorena, maraming salamat po sa pagbabasa ng aking heart stories. Hanggang sa muli, ako po, ito si Sander, na nagtatanong sa sarili ko kung bakit ko ba nagawa kay Jesus yun? Bakit di ko nakita yung halaga niya? Madalas, ka-winner, masyado nating tinitake for granted yung pagmamahal na binibigay sa atin ng isang tao. Masyado tayo nagiging complacent. Masyado tayo nagiging kampante. Kasi ang alam natin, tatanggapin pa rin tayo. Ang alam natin, patatawarin tayo ng paulit-ulit. At hindi tayo aware na yung salitang sorry ay ginagamit nating tiket para umulit. Para umulit sa mga kasalanang nagawa natin. Akala natin isang sorry lang okay na lahat. Akala natin kapag pinatawad tayo, pupwede na naman tayong gumawa ng kasalanan. Siguro, may mga babae dyan na talaga namang konti na lang para na silang patron saint ng pagpapatawad at pagbibigay ng second chances. Actually, hindi lang second chance. Maraming chances. Pero tandaan nyo ka, winner. Ang mga babae, bago yan sumuko, nag-isip yan ng maraming beses. Kasi bago siya sumuko, ka-winner, pinatawad ka rin niya ng maraming beses. At kapag dumating ang time na napagod siya, kapag dumating yung time na umayaw na siya, ibig sabihin nun, tapos na siya. At kapag natapos na siya, wala ka nang mababalikan pa. Ang hirap kasi dito, ka-winner, nagmamahal tayo sa paraang alam natin. Pero minsan nakakalimutan natin. O madalas, nakakalimutan natin
na mahalin yung taong mahal natin sa paraang gusto nila, sa paraang mararamdaman nila yung pagmamahal natin. Alam nyo, ayoko man sabihin to, pero parang minsan nagiging selfish tayo. Lalo na kapag sinabi nating minahal naman kita sa paraang alam ko. Oo, minahal mo siya sa paraang alam mo. Pero paano naman yung paraang gusto niya? Ang pagmamahal ka, winner, subjective masyado yan. Kung para sa akin, minamahal na kita ng sobra-sobra. Pero para sa'yo, parang bare minimum lang yung naibibigay ko. Subjective talaga siya. Na siguro yung 100% para sa akin, baka sa'yo 60% lang. Baka para sa'yo kulang pa. Kaya naman, Sander, walang kulang sa iyo. Actually, sumusobra ka na. Sumusobra ka na sa mga kasalanang nagawa mo kay Jazz. Palaging nasa huli ang pagsisisi. Alam naman natin yan. Sa kahit anong aspeto, Sander. At kapag dumating yung time na nawala na sa iyo isang tao, yung taong mahal na mahal mo, dun mo lang malalaman yung halaga niya. Bakit kaya ganun? No? Nung nasa iyo pa, masyado mong pinaglaruan. Nung nasa iyo pa, masyado mong niloko at ginamit. Ginamit mo sa kanya yung ano eh. Yung kahinaan niya. Yung kahinaan niyang mahal na mahal ka niya. O ngayon, ginamit sa iyo yun pabalik. Nung na-realize mong mahal mo na si Jazz, lumabas na ang reverse card na back to you ka na. At yun, pinakamasakit na karma. Yung karma na ang mismong gaganti sa'yo ay yung taong ginawan mo ng kasalanan. At yung karma na yun, yun yung pinakamahirap na makarecover. Kasi yun yung karmang hindi natin ine-expect. Hindi natin ine-expect mula sa taong mahal natin. Kaya sa makawinner natin dyan na nakikinig ngayon, habang nasa inyo pa, habang pinapatawad pa kayo ng paulit-ulit, magbago ka na. Ibigay mo na sa kanya yung pagmamahal na deserve niya. Ibigay mo na yung pagmamahal na walang labis, walang kulang. Masama rin kasi yung labis eh. Kapag sobra kang nagmahal, kapag sobra-sobra kang nagmahal, masasaktan ka rin ng sobra at ng sobra-sobra. Kaya dapat, yung pagmamahal lang, nasasapat sa pagmamahal na kaya niyang tanggapin. Kasi parang ano lang yan ka, winner. Parang timbala ng tubig yan na kapag umapaw ng umapaw, nasasayang yung tubig. At kapag nasasayang yung tubig, syempre nagmamahal yung bill nyo sa tubig. Masyadong mahal yung binabayaran mo. At kapag masyadong mahal yung binabayaran mo, nauubos ka, literal. Nauubusan ka ng para sa sarili mo. Kaya dapat doon tayo sa sakto. Sa saktong walang labis, walang kulang. Sa sakto na matatanggap niya. Mahirap naman kasi ka-winner na nguyain ang isang pagkain punong-puno na ang bibig mo. Dapat utay-utay lang, unti-unti lang. Mahirap biglain kasi nakakabilaukan ka. O baka masamid ka. At mahihirapan kang huminga. Ganon din sa pag-ibig. At Sander, na alam ko nakikinig ka ngayon, ang masasabi ko lang sa'yo, deserve mo yan. Yung nararamdaman mong sakit ngayon, yung nararamdaman mong panghihinayang ngayon, deserve mo yan. Kasi in the first place, ikaw naman ang gumawa ng kasalanan. Ikaw ang nanakit ng una. Kaya nga nakakatawa rin, Sander.
ikaw pa talaga ang nagpadala ng heart story dito sa akin. Pero sige, I'll give you the benefit of giving advices sa mga taong nasasaktan ngayon. Kasi, sige, valid na may nararamdaman mo ngayong nasasaktan ka, nanghihinayang ka. But again, you deserve that. You deserve the pain. Kasi hindi mo alam kung gaano rin yung kasakit na binigay mo sa taong yun. Hindi mo rin alam kung gaano naka-apekto sa taong yun yung pananakit ng pagmamahal mo sa kanya. At sa mga ka-winner natin dyan, kung ikaw ang nakasakit, sige, pagbibigyan din kita. Pwedeng-pwede ka rin magpadala ng iyong heart story. Padala mo yan, ka-winner, sa ating Facebook page, Mayora Iska Morena. O di kaya naman, mag-text ka lang sa ating text line, 0977-7000-915. Winner sa oras nating 9:47, kasama kabini niyo pa rin ang nag-iisang Mayora niyo sa radyo, Mayora Iska Morena. At tayo pa rin ang 91.5 Win Radio. 91.5